Gising pa ba ang dugo ninyo? Tingnan niya natin doon sa Kodli. Hi! Hello! Malakas! Matibay pa ang buto. Dito naman sa Wakali. Hi! Hello! Mas malakas. O dito naman sa Nangka. Hi! Hello! Ah, malalakas pa ang mga lolo't lola ko. Magandang umaga! Nako, ay maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Meron tayong hindi mga nakasama na ilang barangay. Inaawat daw at pinipigilan ng chairman. Huwag kayong mag-alala, pipilitin pa rin natin silang maimbitahan. Oh, hindi ko man maintindihan. Ano ba yung pinagbabawal nila sa inyo? Sa totoo, yung boto ng bata, boto ng nakatamtamang edad at ng matanda ay isang boto lamang. Pare-pareho lamang. Tama ba? O, bakit ba sila nagdedesisyon para sa buhay natin? Tama po ba? O, na-miss nyo ako? Hindi kasi, mga lolo ko, lola ko, nanay, tatay ko, ha? Sa totoo lamang, nalulungkot ako ng kaunti, umabot tayo sa ganitong bagay. Dala nang, nagugulat ako kung saan ako umiikot, sumisigaw ang tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. Bakit ba kayo naghahanap ng iba? May nakaupo naman. Bakit ba? Ayaw. What? Hindi kasi alam nyo, ito ha, basta mga lolo ko, mga lola ko, nanay ko, tatay ko, pumanatag kayo. Hindi ko kayo pauwiin na merong pait sa inyong isipan at damdamin. Hindi ko kayo bibigyan ng asin. Hindi ko kayo kukusumihin ngayong araw na ito. Alam ko kusumido na kayo sa problema eh. Pati ba naman sa away ng mga politiko, makukonsume pa kayo. Hindi po, wala kayong maririnig ngayon dito na panira o anumang bagay. Basta real talk lang tayo. Hindi, nalulungkot ako sapagkat siyempre, alam niyo naman, mahal na mahal ko yung mga yan. Dahil hindi ko naman ipinagkaila sa inyo na ako ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Tama ba? Alam nyo ba yun? Oh. Ngayon, tayong mga Pilipino, hindi lang Manilenyo ha, tayong mga Pilipino, isa sa ugali natin ay ang tumanaw ng utang na loob. Tama, mali? Tama! At ang utang na loob, walang katapusang bayaran. Uugod-ugod ka na, tumatanaw ka pa ng utang na loob. Tama po ba? At bilang pagtanaw ng utang na loob, kay Danny Lacuna, inaruga ko naman yung mga anak niya. O, tingnan po ninyo, kayo pong humusga, ha? O, Philip Lacuna, nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo. Asawa ni ate, si ate, lima na sila. Happy? Happy sila. Tama po ba? Tama. Oh, sa totoo lamang, 20 years, inalagaan ko yan bilang pagtanaw ng utang na loob. In fact, mga nanay ko, tatay ko, magpangalan kayo ng isang dumagoso sa City Hall ngayon. Kahit isa lang. Wala pa. Wala. Pero next year. Wala. Tama, mali? Tama. Dahil isinantabi ko yung mga anak ko, inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Ngayon,
Kung sila'y naglingkod ng maayos o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang huhusga noon. Tama ba? Tama. Kung sila'y nagbuti o hindi, mamamayan ang magdidesisyon. Eh bakit sila nagagalit sa akin ngayon? Eh ang pakiusap ko man lang, ako naman hindi titigil ng pagtanaw ng utang na loob. Ang pakiusap ko lang sa pamilya nila, pwede ba tatanaw na lang ako sa ibang bagay? Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Dahil kung hindi ako binigyan ng pagkakataon ng Diyos at ninyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tama po ba? Masama ba naman na dinggin ko yung panawagan ninyo? Hindi naman ako ang nanawagan eh. Hindi ko naman sinabi sa sarili ko, bumalik ka na. Ang nagsasabi ng taong bayan eh. Kahit saan ako magpunta, gabi, madaling araw, tanghali. Pag nakikita pa ako na matanda, pinipingot ang tenga ko. So, ikaw kasi iniwan mo kami. Iniwan mo kami. Pinukurot yung tenga ko. Uy, taong bayan yun. Itinutugon ko lang naman yung panawagan yun. Eh bakit sila nagagalit sa akin ngayon? Kung ano-ano ang pinagsasalita nila, lalo na yung congressman nyo. Wow! Chihuahua. Chihuahua.